Creamline, binawian ng signal. Riri Meneses, 2 points lang ang nagawa. Creamline, binawian ng malala ang signal HD Spikers. Riri Meneses, hindi nakapagangas kanila Liza Valdez at Tots Carlos. Ito na nga siguro ang pinakamagandang game ng Creamline this PVL Invitational Conference. Lahat ng players, mapa-open, middle o opposite ay nag-contribute sa pagkapanalo ng Cool Smashers kontra sa Signal. Kung matatandaan nga sa unang pagharap nila ay natalo ng Signal ang Cool Smashers in 4 sets. At ngayon naman nakabawi ang Creamline at pinatumba ang kupuna ni Rachel Andakis in 3 straight sets sa score na 17-25, 15-25 at 22-25. Matatandaan pa nga nung na-block ni Riri Meneses, sina Tots Carlos at Liza Valdez ay napapalakpak ito, ngunit ngayon hindi yun nagawa ni Riri dahil 2 points lang ang nagawa niya in 3 sets. Sa side ng Signal ay wala man lang nakapagtala ng double digits. Ang naging best scorer nila ay si Cez Molina at Roslyn Doria na may 8 points. Sa side naman ng Creamline ay naghalimaw ang reigning MVP na si Tots Carlos na may 21 big points sa loob lang ng tatlong set. Sinundan nito ni Gemma na may 11 points at 9 points for Celine Domingo. Narito ang kabuuan ng stat sheet. Ibang klase ang naging distribusyon ni Gia ngayon at hilong-hilong nga ang blockers ng Signal. Sa pagkapanalo ng Creamline ay mas lumaki na ang chance nila na makapasok sa finals. Ang Signal naman sa pangalawang pagkakataon ay laglag na sa finals. Bumaba nga ang laro ng Signal nang pumasok sila sa semis. Sila dati ang nangunguna sa standings na may 4 wins at 0 losses. Ngunit nang matalo sila ng Petrogas, ma-injured si Cez Molina at magkaroon ng health issues sina Roslyn Doria, Ayel Estranyero, Rachel Andakis, Glaudine Troncoso at Jerry Lee Malabanan ay nagsunod-sunod na ang pagkatalo ng Signal. Isang beses pa lang sila ulit nanalo kontra sa Army ngayong semis.